Good morning po. Ito po uli si Ma'am Oli. Gusto ko po sa inyo, gusto ko po sanang ipakita sa inyo yung nahuli naming gagamba. Siya po ay may dalang itlog. Ang kanyang itlog ay kasing laki niya. Kulay white. Hawak-hawak po niya ng mahigpit. Kaya lang po, medyo mabagsik kasi hindi mo mahuli sa bilis. Takbo ng takbo. Kaya ang ginawa po namin, tinrap po namin sa garapon. Kasi pagka hindi, hindi mo kayang hulihin. Napakabilis. Ayan po siya. Hindi po siya umaalis. Siya po ay may daladalang itlog. Ganyan po ang itsura ng kanilang itlog. Isang bilog na malaki kasi laki niya. Ayan po yung kanyang itsura. Kasama po siya sa mga paru-paro. Ayan. Ayan. Hawak-hawak po niya yung kanyang itlog. Ayaw po niyang bitiwan. Galit po siya sa mga nasa paligid niya. Akala niya, aagawin niya yung itlog. Aagawin sa kanya. Kaya ayan siya. Oh, ang higpit ng hawak sa itlog. Oh, yan. Ngayon lang po ako nakakita ng gagamba na nangingitlog. Bihira po kasi itong lumabas sa kanyang kulungan o sa kanyang tirahan. Siguro po, pipisain na niya yung kanyang itlog. Kaya siya ay mailap. Mahirap hulihin. Hindi po siya agad-agad mahuhuli. Kasi po ay napakabilis niyan tumakbo. Mahirap abutan. Kaya lang po, natrap siya sa garapon. Kasi umahanap siya ng lugar na pagpipisaan niya ng kanyang mga itlog. Kaya natuwa nga po ako eh kasi doon po, doon po nagpunta sa mga kamukha niyang insekto na may mga paang katulad niya, yung mga paru-paro, paru-paro, gagamba, kaya ayan, oh. Hindi po malamig. Hindi po siya umaalis. Kaya yung pong mga nasa paligid niya naka-alerto siya, baka siya ayan. Umalis na. Nabantayan niya yung kanyang itlog. Oh, saan ka na nagpunta? Ayan, buhay po yan. Oh, ayan, lumalakad po. Oh. Gusto po niyang sigurong pisain yung kanyang itlog. Ayan. Oh. Kasi laki niya. Oh, ayan. Oh. Ayan. Nawawala ka na. Ayan.
sa makita. Yan po yung itsura niya. Yan, malabo ata. Ayun. Ayun, ganun pala. Ayun. Yun po, oh. Tingnan nyo, oh. Naka, ano po siya. Naka hapon sa kanyang itlog. Oh. Nahawakan niyang mabuti itlog, baka mawala. Ang ganda po na, ang ganda po palang mangitlog ng gagamba. Napakalaki na akala mo bibingka. Bilog na malapad. Hindi ka mukha ng mga itlog ng mga baby, mga ano na bilog nga siya pero ano, hindi malapad. Biluha ba? Eri, bilog eh. Bilog na parang bibingka. O, ayan po. Yun pong hindi pa nakakakita ng mga gagambang nangingitlog. Ayan, ang itsura. Oh. Nakapirmi lang po siya. Oh, baka bukas makalawa yung itlog niya. Puro anak na. Titingnan ko po eh. Pagka ano, titingnan ko araw-araw kung paano siya pumisa ng kanyang itlog. Uobserbahan ko para maipakita ko sa inyo kung paano siya pumisa ng kanyang itlog. Eh, dito sa amin eh, mapuno kasi kaya maraming mga insekto. Ang kinakain pala niya, langaw. Yung mga lamok, kinakain din niya. Kaya yan, eh, mga useful insect. Nakakatulong sa atin. Kasi yung mga lamok at langaw, mga harmful yan, yung mga unuseful insect. Ito, useful insect. Kaya ito, kailangan inaalagaan, hindi pinapatay kasi nakatutulong sa atin. O, ayun po. O, napaka-inam palang mangitlog. Parang, ano eh, parang, anong tawag doon sa cake? Bibingka. Ayun, parang bibingka. Yung kanyang itsura. Oh, ayun po. Yun pong ipinakita kong isang gagamba sa inyo, payat, walang itlog, siguro kapipisa lang nun. Wala pa siyang tiyan. Eh, mabait po yun. Hindi po katulad nito. Ito eh, ano po ito eh. Alerto siya. Mahirap siyang hulihin. Natrap lang po sa garapong kasi nakakita ng mga kapwa niya insekto. Kaya ayan. Oh, edi nahuli siya sa garapon. Sabi ng apo ko, eh lola, ano na naman ba ikaya? Bakit ba ikaya? Nahuli ka na naman ng gagamba. Ika, ay oo ka ako eh. Paano ka ako? Gusto kong panoorin kung paano sila pumisa ng itlog. Ayan na, nakakatuwa. Oh, may itlog. Gustong-gusto ng mga kapwa niya gagamba yung makita yung kanyang mga kauri. Ayan, sumama na rin siya sa mga gagamba. Oh, yung mga gagambang bahay, gagambang maliit. Oh. Pagka po ano, manghuhuli ako ulit ng mga gagamba. Oh, kaya po hanggang dito na lang po muna at aabangan ko yung ibang gagamba na may mga sapot at saka kung isasama sa kanya para meron siyang kalaro. Meron siyang kasama. Oh, thank you po. Bye-bye.